Mga kalingap, muli po namin binalikan ang magandang dalaga na nakatira sa sira-sira at butas-butas na bahay. Upang bigyan ng konting tulong muli, ng sagon po ay meron siyang pang-araw-araw at baon sa pag-aaral. Dahil nakita namin si Diana ng kasipagan at matyaga sa pag-aaral. Dahil ang pangarap niya na gusto maiahon sa kahirapan ang kanyang ina. Kaya mga kalingap, muli nating bisitahin at kumustahin ang kalagayan ni Diana. At huwag nating kalimutang i-share at i-like ang video na ito. Hello po mga kalingap, muli welcome back sa ating channel, Kalingap Tata, sa mapagpalang tanghali, umaga at gabi po sa ating lahat. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ng ating channel, please subscribe po Kalingap Tata at huwag niyo po kalimutang i-like ating mga upload videos. At huwag niyo rin kalimutang i-subscribe po si Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at siyempre kay Kalingap Rob. Sana patuloy natin suportahan po ang kanyang ating kayang pagtulong po sa ating mga kapuspalad nating kababayan. So nga po mga kalingap, dito tayo muli sa barangay Panikihan, bayan po ng America 2. Dahil muli nating bisitahin at kumustahin po si Diana. Ang dalagang napakasipag mag-aaral, talagang hindi hadlang yung kahirapan, talagang nagsusumika po para makapagtapos at may pangarap po sa buhay. Kaya mga kalingap, muli nating bisitahin at ating kumustahin kanilang kalagayan. So tara mga kalingap, let's go! Tumahan niyo ako! Tao po! Hi po! Okay, bagay na naman po, ate! Ayan, pusing-pisi si ate oh! Anong ginagawa niyo po ate? Nagaano po ng mga tanim. Tanim? Opo. Ay, grabe oh. Ano yan, sili? Opo. Ang dami yung sili mga kalingap oh. So ito yung ano niyo? Pinagawa niyo dito? Ano po, ate? Araw-araw po ito. Araw-araw. Para po kumanda ang mga halaman. Kumusta naman kayo dito? Ay, buti nga po walang baha. Walang baha. Sabi napakasipag ni ate, oh. Nag-aalaga po siya ng mga pananim niya dito. Kailangan po ay alagaan. Kasi so, pati hindi po yung inalagaan ay wala pong aanihin. Maganda kasi pag may mga pananim, no? Opo. Kahit pa paano nakakatulong sa pang-araw-araw, sa ulam. Yan. Sa ulam po. Ang dami ko yung panlipat na talong. Pag wala kang mabiling ulam, dito lang. Mm-hmm. Umaka lang dito sa pananim niyo. Talong tino. Po, opo. Si ano, ito, si anak mo, si Diana. Kumusta? Andiyan na po. Andiyan na? Okay na naman po, opo. Andiyan na ngayon? Opo. Ah, sige, pagtahan natin mga kalina. Si Diana. Ako po. Kalingap po, busy po siya. Nag-homework po siya mga kalingap. Hello Diana. Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon po. Magkala ba na madisturbo ka namin? Opo. Sa yung pag ano? Study? Opo. Study ka ba? Susunod lang po. Pwede bang kumasok? Sige po. Matatakot po yung bahay nyo. Mababagsak na ito. Mabagsak. Anong subject yan? PR2 po. PR2? PR. PR2? Practical research po. Ah, practical. Ano yan? Research? Opo. Ayan. Po na lang yan. Pwede mo po? Opo. Kumusta na ang ano mo? Pag-aaral mo, ano, Diana? Okay lang po. Okay lang. May exam po kami bukas. Ah, bukas? Ayan, kaya po nang, ano siya, nag-study po. Ayan. Kasi pag, ano talaga, pag ikaw ay estudyante, so kailangan mo talaga i-study kasi pag oras ng exam, kailangan masagutan mo yung mga question. Kasi mahirap pag hindi ka mag-study. Mabablanko ka. At wala kang maisagot sa mga tanong.
Ito si Diana ay siya po ay talagang nagsusumikap mag-aaral. Kumusta naman yung ano? Binigay namin sa yung pera at tulong. Okay na po, ano bang ginagawa mo doon? Ano bang ginagamitan ng pera? Nabayadan ko na po yung ano ko sa school, yung sa PTA po, tsaka yung sa uniform po ng agriculture. Nabayaran ko na po lahat sa school. Nakakatulong din naman, ano, Diana? Kahit kaunting tulong lang yun at least. Nakakatulong. Kailan yung exam niya ulit? Bukas po, tsaka po sa isang araw. Anong oras? Umaga po. Umaga? Anong oras na ano? 7 po. Tapos ang ganda ng ano niya? Ang ganda ng writing niya, ano? Diana? Ano ba itong kinakopya mo? Sulat lang po. Saka, papasa po kasi bukas. Sa mag-aaral mo? Sa kaklase mo yan? Opo. Bilis niya mag-ano? Magsulat? Bilis. So, kararating mo lang ngayon? Opo. Ano, kasi kahapon sana kayo pupunta dito, sabi ko sana na lang sa sunod na araw na lang, at buti pagpunta namin dito, andito ka na. Bilis na sumulat, oh. Ano palang paborito mong subject? English. English. Bakit English? Kasi pag gusto pong matutong mag-English. Gusto matutong mag-English? Oo po. Ano ulit yung ano? Kurso mo? Pumunin, police, no? Oo po. Pwede ka sa ano? Sa investigation? Nagano ng mga kaso ng mga kriminal. Pwede ka dun. Si English yung ano niya eh. English yung... Paborito. Paborito niya subject. Ano yung pinaka-ano mo, pinaka-sinto ng ano mo, pangarap talaga? Bakit yung sumikap? Para po matulungan po sila mama na amangat po. Kasi po ayaw po nang nilalait sila mama. Opo. Ang ano, ang pagiging mahirap mo, hindi mo ba pinahihiya? Hindi po. Bakit hindi? Kasi po alam ko naman po lahat ng tao dumaan sa hirap. Kasi may mga... Iba kasi na kahit mahirap ay talagang kinahihiya nila. Yung kahit walang wala na sila, yun. Nagkukunwari na mayroon kahit hirap na sa buhay. So, hindi ka ba kagaya nila? Hindi ka ba kagaya nila? Bakit ano yun? Kasi po kung magiging ganun ka po, magiging kawawa lang po yung magulang mo. Kung mag-aasta ka bang rich kid, paano po yung panggastos mo kung aasta kang ganun? Hihingi ka lang po sa magulang mo tapos hindi ka gagawa sa inyo. Ganun lang po. Kaya po hindi po ako natulad sa kanila kasi po kawawa naman po yung magulang. Nagsusumika po si mama para lang makapag-aral po tapos ganun yung gagawin. So ano, proud ka na bilang isang mahirap? Opo. So hindi mo kinahiya? Hindi po. May mga kaklase mo ba na pumunta na dito sa bahay niyo? Opo. So anong sinasabi na about sa nakita nila yung kalagayan niyo? Sinasabi ko lang po ano, pasensya na kayo kasi ganito lang bahay namin. Sabi nila okay lang po, sanay po sila. Ganun lang. Hindi naman sila, wala ka naman narinig na mga negative? Hindi, wala po. Negative na galing sa ano nila? Wala naman. Hindi naman sila nang hindi naman po sila maarot eh. Kasi ganito. Hindi ka naman nila nilalait? Hindi po. Ganitong buhay mo. Opo. Hindi naman. Kalinyo na abutan natin ngayon na talagang nag-aaral ng mabuti po si Diana. So ano bang gusto mong ano, pag makatapos ka ng pag-aaral, ano bang gusto mong buhay na maibigay mo kay mama mo? Kahit hindi naman po sobrang yaman, yung sakto lang po. Halimbawa, makapagtapos ka ng pag-aaral, anong buhay, anong
ko sa buhay na may bigay. Yung masayang pamilya po, yung hindi na mama problema si mama sa pera, yung kung saan po gagastos, yung kung saan, kung anong ang tawag dito, kung anong tawag dun, anong parang mayak na naman ah. Parang nalawa ka naman yata, Mariana. Yung hindi na po mama problema si mama kung saan kukunin yung panggastos namin, ganun po. Tapos may professional na po yung trabaho ko. Ganun lang po. So ano, Diana, simula ba nung bata ka pa, naranasan mo na bang handa sa birthday? Opo. Maraming beses na po. Simula 1 year old. Nung ano lang po. Nung namatay po yung kuya ko, yun lang po. Hindi ako nakapag anong birthday ko nung grade 7 lang. Tsaka po, hanggang ngayon. So kahit gano'ng kahirap ang buhay, talagang si mama ay dumidiskarte. Opo. Para lang may handa ko sa birthday mo. Kasi po, nung 1 year old pa po ako, buhay pa po yung papa ko hanggang 6 years old po. Ano bang buhay mayroon kayo noon? Nung nabubuhay pa si papa mo? Ah, hindi naman po ganun kahirap. Hindi ganito naman kahirap na kalagayan nyo ngayon kumpara nung buhay pa si papa mo? Kasi po dati, napunta po kami sa Manila po. Nandun po kasi nakatira yung papa. So, yan po mga kalinga. Kahit pala, simula pa nung bata siya ay talagang kahit hirap ang buhay nila, so naranasan din yung magkaroon ng birthday na talagang yung mama niya ay dumidiskarte para magkaroon siya ng handa sa kanyang kaarawan. So proud ka ba sa mama mo na kahit mahirap? Sobrang proud po. Kasi po, kahit mahirap po, kinakaya niya po, kahit po siya nagkakasakit, hindi po siya sumusuko na, katulad po ng iba. Hindi po siya sumusuko na iwanan kami, ganun po. Kasi po, alam niya pong mahirap kapag po nawala si mama. Kasi po, wala pong mag-abid sa aming dalawa ng kapatid ko. Tapos po, tulad nga po nung sabi ni mama, po kami ng mga kamag-anak namin. Kaya po sobrang proud ako kay mama kasi hindi niya kami iniwan. At saka para kay mama mo talagang ginagawa niya lahat para sa'yo. Opo. Kaya ikaw ngayon talagang tudo yung ano mo. Nagpaparsige po sa pag-aaral. Para sa kay mama mo. So sa mga kapo mo mahirap dyan, kapo mo mahirap, ano bang mensahe mo sa kanila? Wag lang pong susuko hanggat may pangarap po, tuloy po. Hindi lang po. Kahit gano'n naman kahirap ang buhay, ano? Opo. Kasi marami na akong yung nalaman o na ano sa mga mahirap. May mga mahirap din talaga na nagsusumikap. Talagang yung pag sumikap ay para talaga sa kanilang pangarap na gusto nilang makapagtapos sa pag-aaral. Kaya ang hangap ako kay kay Diana na talagang nagsusumikap mag-aaral. Siyempre sa kanyang magulang din, sa kanyang ina, na talagang kahit na mahirap talagang tinitiis mo para sa sikrepisyo ko para lang mapaaral at mabigyan ng magandang kinabukasan ko si Diana. So, nakakaiyak din yung kwento ni Diana, no? Kasi nung una pa lang pag-interview natin sa kanya, talaga naiyak siya. Parang ramdam niya yung hirap na
pinagdaanan niya, mga kalingap. Kaya labis na naawa ko kay Diana sa palagayan niya. So andito kami, Diana, para bigyan ka muli ng kaunting tulong, ano, para sa mga araw-araw niyo dito. Kaya may ano kami, may din lang kaming bigas para sa inyo, ano. Opo. Ayan. Kunin niya ni ano ni... Kaya mo ano? Mm-hmm. Kalinga Pros? Mm-hmm. Kaya ko yan. Ayan. Saan si mama mo? Ate! Mama! Ma! Lupa. So ayan. Nay! May ano po kami? May kaunting... bigas kaming dala para po sa inyo. Maraming salamat. Hindi ka pa rin natapos sa pag-ano? Ay, naghahakot po ako ng lupa para napapasipag po ni Nana. Mailipat ko yung mga talong. Ano mong pakiramdam mo ngayon ay na muli kaming bumalik dito? Hindi ko nga po alam kung bakit kayo nagbalik eh. Ha? Kasi po hindi po namin alam kung ano ang ba't kung bakit po kayo bumalik ulit. Siyempre, hindi naman kami siyempre, bumalik kami dito bali para may purpose kami. May purpose kami para mabigyan namin ulit si Diana ng konting tulong. Opo, maraming salamat po. Napanood po namin, nag-aiyak kami. anong... Hindi po kasi, yun naman po talaga ang totoong ano, kahit nga po yung mga kapatid kong nakakita nung video. Ano bang reaction nyo na nakita nyo po yung video na doon na umiyak kayo? Ay, naiyak din ako. So nakita ba ng ano, mga anak mo nakita yung video? Ay, hindi pa po. Hindi pag nagpunta po dito. Nanood po kami ay... Ay, sa sobrang hirap po naman. Paano hindi kayo iiyak talaga? Anong mensahe mo ulit sa anak mo? Nakitaan namin na talagang nagsusumikap sana pag-aral. Sana po ay mag-aral siyang mabuti. Huwag muna sana siyang mag-asawa. Boyfriend muna. Huwag muna mag-boyfriend. Okay lang pong mag-boyfriend. Pero itama po. Kasi kung gusto niya po talaga ang pangarap, tuparin niya po muna yung mga pangarap niya. At saka po, ano, ang gusto ko po ay mabago ang buhay nila. Yun! Hindi bali na po kapag ako po ay natanda, ay sila po na may iwan. Yun po ang gusto kong mangyari. Huwag na pong gumaya sa akin, nahirap din. Kaya gusto ko po silang makatapos ng pag-aaral. Kahit po yung bunso ko po yun, dumating kanina. Oo. Yun, ay napakakulit po nun. Ay talang kailangan itsagaan. Kaya sabi ko, mag-aral ka. Minsan ayaw nang mag-aral. Ay naku, huwag ka nang gumaya kay kuya mo na hindi nag-aral ng high school. Importante talaga yung pag-aaral, no? Opo, kaya nga po sabi ko ay... Ano, sabi niya, gusto rin niyang pulis. Bakit daw si ate niya ang magpupulis? Sana daw siya. Siya na lang daw magsusundalo. Sundalo. Takot sa pulis. May pulis po sa high school ay nagnakawan. Tatlong room po yung ninakawan. Ay natakot, hindi pumasok. Kaya po nagpapasalamat po ako sa inyo kasi may mga katulad ninyo na nakapansin po sa amin kasi po nung una ay ano, hindi kami napapansin. Bakit ayak ka na naman ay? Kasi sabi po nila ano, hindi daw kami pwede. Ako na yung papayak sa'yo na ya. Hindi po kasi totoo naman po eh. Kasi bakit hindi po kami pwede? Bakit pala? Eh, hindi ko nga po alam eh. Kasi sabi nila eh, ano, mga sinyo lang daw ang kailangan. Kaya hindi umasa pa rin po ako na sana po ay talagang kami ay matulungan. Ay mabait po si Lord. Talagang kaya sobrang po bait ni Lord, no? At kayo ay nakita ng Team Kalingap. Ano na eh? Sublang hindi po dahil kay Ate Rose ay di. Oo. Ayan. Kundi dahil kay Ate Rose. Ayan. Hindi po kami makikilala. Ayan na. Ito pong bigas na eh. Para po sa inyo ito. Po. Grabe to si Kalingap Roso. Talagang tutulungan lang kita. Ayan o. Oh. Oh, bigas. O. Oh, para sa iyo ano? Diana. Dito lang namin ibigay. Ayan o. Diyan ka na lang. Ayan. At siyempre Grocery. Bigas ang buhay at grocery. Ayan. Buksan natin. Okay lang ba? Buksan natin. Uh-uh. Para makita natin yung ano. Yung boxy. Buksan mo, Diana. Buksan mo, Diana. Ayan, kutsilihin mo na. Baka hindi na. Ako si Diana. Anuhin mo na.
naman si Diana. Yun o, yan eh, grocery po. Ayan o, grocery ng buhay. Ayan. Pang ano mo, pang baon mo sa school, biscuit. Ayan ka magbutom. Ay, flex. Nagkakape ka ba, Nay? Opo. Ayan o, para sa inyo kasi po. Thank you po. Marami po, salamat. Alam pong umaga kang gumising, no? Opo. Kailangan ko po ito sa umaga yes. Bago ako magdilig ng mga tanong. Milo. Maray ba yan? Noodles po, Nayo. Kain ba kayo ng noodles? Ayan. Para yan, ready to eat na yan. Sa umaga. Ayan, at siyempre, dilata. Ang dami, oh. Ayan, no? Dilata. Thank you po. Ayan. Para po sa inyo ito, Diana. Siyempre, tuyo. Ayan, suka. Ano pa ba natin? Labas pa ba natin? Ayan, sino makakatulong ito sa inyo, Diana? Ano? Malaking tulong po talaga yan. Siyempre, ay wala niya. Bigas, oh. Hindi mawala ang bigas kasi sabi ni Kuya Bal, yan ay bigas ng buhay. Ay ka-partner natin sa ating buhay ang bigas. Kasi pag walang bigas, hindi tayo mabubuhay sa mundo. Ayan. Ayan. Ako, ang grocery. Para kay Diana. Ayan. Kasi talagang deserve ng tulungan po. Napaka sinapaang ako ni Diana. Talagang pagpunta pa lang natin dito, pagpasok natin, talagang nakita natin. Talagang nag-aaral siya. Napakasipag. Ayan, naluha na. Ba't naluha ka na naman ay? Pati ako, napaluha mo ay. Ayan. Siyempre, may ibibigay pa tayo kay Diana para sa kanya pag-aaral po, mga kalingap. Ayan, 2,000 pesos po, mga kalingap. So, ayan, Diana. Ayan yung kamay mo. Ay, dalawang kamay talaga. Dalawang kamay. Dalawang kamay, Diana. 1,000! 2,000 pesos! Yay! Yay! Ayan, salamat po! Napaka-bless ngayon ano, ni Diana. May grocery, may cash pang 2,000 pesos. So, anong naramdaman mo ngayon ulit, Diana, nung nabisita ka namin? Sobrang saya ko po. Kasi po, may pangbaon na po ako sa school para hindi na akong uuwi sa tanghali. So, ayan o. No? Love you. Ayan o. No? Bigas. Matagal po sa amin. Grocery. Ayan, kape ni ate. Kape. Matagal sa amin. Bigas. Kasi ilan lang naman ito. Itong bahay nyo, baka maano ito ni Kuya Bal? Ito, libutin mo natin. Bahay na mga kalingap. Libutin natin ulit. So, hindi ka ba, yung natatakot dito? Kapatid mo ito? Kay Kuya. Kay Kuya. Ayan. Mga kalingap. Bakit may mga gamit kayo na mga, ano, mga luma na? Sa mga gamit ito ni Papa mo? Kay Mama po yan, nilagyan po ng mga bunga ng amin. Mga kalingap, ito po yung bahay nila. Kahawa din po mga kalingap, ang kalagayan nila. At ito po, dito ka natutulog, ano, Diana? Opo. So, okay lang kayo dito? Opo. Nakatulog naman kayo ng maayos. Ayan po yung grocery nila mga kalingap. At tingkiting ko sa Panginoon dahil palagi tayong binibigyan po ng kalakasan at syempre sa biyaya po na dumarating sa atin. Maraming salamat po sa Panginoong Diyos. Kahit naman po wala pang biyaya, nagpapasalamat na po kami. Anong last mensahe mo, ano Diana? Maraming salamat po sa inyong tulong po. Sobrang nakatulong po sa amin. Yun lang. Sobrang saya ko po. Pinaluha ka na naman kanina, no? Pinaluha mo na naman si Kalingap Tata. Siyempre si Nanay. Nay, anong last mensahe niyo po? Ay, ano po ang sa akin lang po ay maraming salamat po dahil
sa inyo po ay kami ay natulungan ng ganyan kasi wala pong ibang tutulong sa amin. Kasi napakahirap po ng buhay namin. Iluha ka na naman. Kasi hindi ko po alam kung saan ako. Sige lang, iluha mo lang muna. Iluha mo lang. Iyak mo lang yan. Kaya po maraming maraming salamat po at mag-ingat po kay palagi. Pagdadasal ko po na sana po ay mas higit pa dyan ang inyong makuha yan. Para sa inyo. Bigyan pa tayo ni Lord ng... Bigyan pa po kayo ng kalakasan at dagdagan po ang inyong buhay. At syempre, ya, biyaya. Biyaya. Salamat po na ya. Opo, maraming salamat po. At grabe, napahangam ako na eh dahil napakasipag niyo po. Ay, pag, kailangan po. Pagdating lang namin dito, kailangan namin na talagang nagtatrabaho ka, oh. Ayan, ito po yung mga ginagawa ni namin dito. Doon na po ako kanina eh, sa tanging mga pagkakalawak pa rin. Marami po akong taniman. Ano po? Dami palang taniman ni nanay dito. Meron pa po ako doon. Saan yung mga taniman mo? Ano po? Ayan, oh. Marami po ako doon. Sa mama. May pechay. Grabe, ang sipag na talaga ni nanay. May okra. Para po pag habang nag-aantay po ng bukas, ay meron pa po. Ah, ito po. Ay, dami po nanim niyo po. Ayan po ang anak kong lalaki. Ah, DJ po. Kuya pala. Kapatid pala niya. Anak ni Kuya Tata. Po. Ayan po. Ayan po ang aking mga okra. Ah, ito. Ang dami mo pananim na, no? Opo. Kailangan niyo po. Para pag habang nag-aantay po ng sa susunod, ay di meron pong mapuputi. Makapagbinta na nga po ako dito ng sili. Ah, nakapagbinta ka ng sili. Opo. Ayan po, may mga okra ako din, pechay, ayan po, mga grabe pechay. Grabe, ang sipag niyo po, nay, no? Mustasa, kailangan po. Para kahit pa paano, may pang ano ang mga anak ko pag may kailangan. Sige po, nay. Opo. Bakit ganito ang ano? Bakit ganito yung sili niyo, Violet? Opo, kakaiba po siya. Kakaiba yung parang ano, parang maliit na talong. Opo. Maanghang din po yan. Ayan, sige po, nay. Dito kayo nag-ano? Naglalaba po yan. Malinis itong tubig nyo? Opo. Dito? Ano po yan? Galing sa tubig ulan. Ayan, dito po sila naglalaba po. Pag nag-ulan po, napupuno po yan. Sige po, nay. Dito po kayo magtatagal. Maraming salamat hindi po. Hindi po ay alis na. Kaya na po bahala dun sa binigay namin sa inyo. Ano? Po. Ingat po kayo. Po. Maraming maraming salamat, Ate Rose. Sige po, God bless po. Ingat po kayo. Kailangan ko pong magbungkal ng lupa para itambak dito at pag tumaas ang tubig ay parang hindi po mamatay. Bye bye. Bye bye. Bye bye po. So yan po mga Kalingap, tingi-tingi po sa patuloy ng suporta sa Team Kalingap. Siyempre kay Kalingap Tata. Sana natin kayo magsawang suportan po ang ating channel. Dahil po ang ating channel ay ang ating adikain po ay pagtulong sa ating mga puspada na ating kababayan na mabigyan po ng saya at pag-asa mga Kalingap. Lalo sa mga kababayan natin ang hirap ay nangailangan po ng tulong. Sana suportahan po natin. At siyempre, suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang at In The Vlogs at siyempre kay Kalingap Rab. Sana patuloy natin suportahan po. At subscribe po ang kanilang channel. Kasi ang kanilang adikain po ay ang pagtulong po sa ating mga kuspalan at ating kababayan. Ayan, sana pag-support po ang channel ni Kalingap Rose, ni Ambassador G. Morillo Vlogs, kay Kalingap Lidya, at siyempre kay Kalingap, kay Billionist TV. Pasupport po na kanilang mga YouTube channel. Pag-subscribe po, sa mga nakasubscribe na kanilang channel, please pag-subscribe po. Ayan. Gusto ko lang po i-shoutout ang channel ni Ankotik Channel, ang channel ni Kalingap Undo TV, ayan, ang channel po ni Maramara 77 Vlogs, at siyempre kay Catherine Official, support po, kay Erica Alphon Vlogs, at kay Lori. At siyempre kay Lori D. Magalpok po mga Kalingap. Support po ng ating ng kanilang channel. So maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa Team Kalingap. Hanggang dito lang po mga Kalingap. Maraming maraming salamat.
lagi po nating tatandaan na mahal po tayo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. Bye-bye!